Okay guys, Team Axie Eller, ngayon magpapakita ko ang kung paano mag adventure. So nakita nyo, kakapanalo lang natin, no? So mag-a-adventure ulit tayo. So ang ating build na team is ABP, which is yung aqua, beast and plant. Okay, so nakakuha tayo ng small lab potion o SLP. So papakita ko sa inyo kung paano ang move natin sa ABP. Okay, so try natin ang Lunacia Ruin 5. Kung makikita nyo, meron tayong 73 energy. Okay, so try natin ang Lunacia Ruin 5. So ito rin pala muna, kung makita nyo cursor ko, meron na lang tayong 2 energy. So ibig sabihin dalawang adventure yan, pwede pa. 1 energy is 1 adventure. So ito, kung makikita nyo, magre-replenish siya within 1 hour and 25 minutes. Magkakaroon ulit ako ng additional na 5 energy moves para makapag-adventure pa tayo at madagdagan yung ating mga SLP. Okay, Team Axeller, try natin ng Ruin 5 para makita nyo kung paano ang atake ng ABP na team or Aqua Beast Plant. So kung mapapansin ninyo, ang ating arrangement ng ating team is mauuna tong ating plant, which is yung ating tank, and then yung ating mga attacker sa likod, which is yung ating beast and aqua. So sa plant, ang mga gagawin muna natin is gagamitin natin itong skill ng plant. Draw a card, then next turn tayo. So guys, iipon muna tayo ng ating dito, no? Kung mapapansin nyo, iipon muna tayo ng isang turn para madagdagan yung ating movement or yung energy. So kita nyo sa next turn, meron na tayo agad 6 energy para makagawa tayo ng unlimited combo or 6 na movement. So dito sa kalaban natin na to, kung mapapansin nyo, ang buhay 324, 324 sa 377. So meron tayong 6 energy, kaya na natin mapatayin dalawa dyan. So dito yung beast natin, aatakihin natin siya ng combination ng card natin na dalawang natro. Kasi pag dalawang natro, may bonus damage siya. Then dito naman, pagkocomboy natin ng nito para ma-kill natin. So try na tignan natin kung ano mangyayari sa attack natin. Kung mapapansin nyo, alalayan nyo lagi yung inyong energy dito. So yun. Kita nyo, patay yung isa. Yung isa, isang card lang, patay rin agad. So yan. So meron na lang isang yung leader, yung boss. Eto. So kita nyo, alalay tayo sa cards. Andiyan yung mga cards natin, di tayo naubusan. At the same time, yung energy natin maintain sa 5. Para kung meron tayong attack, free tayo na kung anong combo gagawin natin. So dito sa beast natin, no, hindi kompleto yung cards natin para magkaroon ng magandang damage. Dito rin hindi. So kulang ang pang combo natin para sa ating aqua. So ang gagawin ko na lang siguro is mag-heal na lang tayo. And then tong carrot hammer para mag-gain 1 energy tayo. So para madagdagan tong energy natin dito. So yun, nag-heal ulit yung ating plant, yung ating tank. So kita nyo, damage. Okay lang yan, kahit anhin tayo ng boss, combohin tayo. So kung mapapansin ninyo, pwede na natin ito mapatay, pero gusto ko para sa next turn, sa mga next, meron pa kasing next mga boss na kalaban. So hihil muna tayo, then mag-i-steal tayo ng energy, which is ito yung skill ng ating plant na tank. So kita nyo, nag-heal, then yung atake na yan
pagka nag-success, mag-gain tayo ng isang energy pa, additional. So, meron na tayong 8 moves or 8 energy. So, papatayin na natin to, boss na to. So, ang sa beast, kailangan meron kang dalawang nutcracker para may additional 120 damage ka. Pero wala eh. So, ito gagamitin natin, yung aqua natin. Kukombohan natin ng dalawang speed plus yung ating hero's bane. So, ito parang mukhang murder na itong mangyayari dito. Mukhang over damage na to. Sumobra nga. Hindi na naiba to yung ating hero's bane. Sayang. So, ito na next level. Ito na yung makikita nyo yung mga monsters. Ito yung parang si ano to sa Monster Rancher. Yung isang mata. Si Sueso. So, dito ang gagawin natin. O, puno energy ko, no? Siguro papatayin. Pero wala tayong damage card na maganda-gandang pang combo. Sige, magkagayin. Steal na lang tayo ng energy. Then, gain energy rin. Kaya ako ginawa yon, iintay tayo ng card para ma-combo natin. Mapatay agad yung mga kalaban natin. Yan. So yan, mukhang mapapatay natin dalawang monster dito kasi nakakuha ko ng dalawang nutcrack. Then kukombo natin ng ivory stab para pag nag-critical strike, madadagdagan pa rin energy natin. Then that is the skill of the beast, no? Yung cards niya. Dito naman sa aqua natin, kabitan natin na risky fish. Then isang card pa na meron plus apply speed. And then yung Hero's Bane para yung sa last kill combo. So dito, sa move natin na to, dalawang monster agad ang madededs dyan. Tandaan nyo lang ha, mga isko. Itong mga, kaya ko to nire-record para maging reference ninyo at maging guide sa pag-a-adventure. Same na rin to ng movement natin sa PVP. Ayan, kung makikita nyo, medyo naubos ang card ko kasi kinombo ko eh. Yung sa aqua at saka sa beast natin. Pero maintain pa rin yung ating energy. Hindi tayo nauubusan ng energy. So dito, sige gamitin na natin. Try natin kung mapapatay na natin to. Gamit yung ating natitirang mga cards. Ulit. Ito para makita nyo. Natira nating card is not throw. And then isang swift escape. Saka yung upstream swim. So, tignan natin, 140 damage plus 147 is 287 plus 147 ulit. Kayo na mag-compute sa calculator. Tignan natin kung mapapatay na natin. Oh. Sige, nag-decide ako na mag-enter para mas madagdagan yung card at mas maraming combo. So, yun, no? So, nag-gamble ako doon, nag-enter ako, tapos nakakuha tayo ng magandang-gandang card. So, tingnan nyo to ha, mga ka-isko. So, dadagdagan natin ng, kukomboy natin siya gamit ang beast ng nutcrack plus single combat. Kasi, pag kinombo natin ng dalawang nutcrack, meron tayong guaranteed na additional 120% damage. Tapos, plus single combat na guaranteed critical strike pag kinombohan natin ng dalawang nutcrack. Then, para siguradong mapatay natin tong beast na to, kakabitan din natin ng atake ng ating aqua, ng risky fish, upstream swim, saka ng swift escape. Yan. Kinta nyo mga guys, maintain natin yung ating energy. May 4 energy pa rin tayo. Hindi tayo nauubusan. So yun, no? Ganun yun. So kung mapapansin nyo, victory ulit. Rewards na ulit yan ng 2 SLP. So, meron tayong 2 SLP o Love Potion. So, kahapon ha, meron pa tayong dalawang energy moves. Ah, isa na lang pala. So, pero magre-replenish siya in an hour. So, babalikan natin yan in an hour. So, kung mapapansin nyo, babak ko.
sa inventory, meron akong 125 SLP. Kahapon, nag 3 hours grind ako kasi kakasimula lang nitong aking team, tapos ginagamay ko pa yung mga cards. Pero sa 3 hours ko na grind, naka 117 SLP ako. Tapos nagintay ako ng 5 hours para mag-gain ulit, makapag-replenish at madagdagan ako ng 5 energy, which is yung ginagamit na natin ngayon. Kaya yung 5 energy, kung mapapanalo natin lahat yung adventure, 10 SLP ang pwede na tayo magkaroon doon. So yun, no? Medyo 25 points na lang, 25 SLP na lang, marireach ko yung 150 SLP na pinapakota ng mga ibang managers. So ang tingin ko, ang maganda kasi talaga is magpaturo kayo sa inyong mga managers or magpa-guide kayo na magandang build ng ating mga axie. Kasi ito, magandang build na to. Kudos sa team atong Arxie sa paggawa ng build natin. Okay? So, ayan lang guys. Kung may question or ano, pwede nyo akong, alam nyo na kung saan nyo ako makakontakt, mga isko. Okay?